Napakahirap magtrabaho sa ibayong dagat. Siyempre, kahit nasaan tayo, talagang mahirap ang mga trabaho, pero dapat nating gampanan. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng Bantay OCW Foundation, mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television, at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Gaano nga ba kahirap ang trabaho ng ating mga seafarers? Sila nga ba ay talagang maghapong nakatayo sa kanilang mga pagtatrabaho sa mga barko na kanilang pinagtatrabahuhan habang naglalayag? Gaano kahirap ito? Anong remedyo nito? Nagbabalik ang ating orthopedic surgeon, walang iba, Dr. Mikhail Lew Ver or Dr. Miko Ver. Welcome back, Dr. Ver. Good afternoon po. Magandang araw sa ating mga nakikinig. Salamat po sa pag-imbita niyo po ulit sa akin. Yes, Dr. Ver, special request po ito ng ating seafarer at pakitalakay daw po para sa kanya mga kasamahang seafarer dahil ito talaga yung kanilang concern. Maghapong nagtatrabaho habang naglalayag ang kanilang mga barko. Napakarami po kasi mga issue, lalo na sa ating mga legs at ating mga paa, ang probably pwede nilang nararamdaman. Lalo na kung ang kanilang pagtatayo ay lalagpas no, ng mga 8 oras sa isang araw. No? Talaga pong makakaramdam sila ng mga masasakit sa legs at paa. Eh di lalo pa kung overweight, Doc. Opo, no, may factor po yung pagka-overweight din. No? But either normal ang weight, underweight, or overweight, lahat po ng constant na tuloy-tuloy na nakatayo, pwede po sila makaramdam ng mga paninikip, ng mga pananakit, at parang feeling nila ay naiipit yung kanilang mga muscles sa likod ng kanilang legs. At kung hindi naman sa legs, ang kanilang kalamitan na complaint, masakit yung mga talampakan at mga paa. Ano po bang nangyayari sa katawan ng tao, Dr. Ver, kapag nakatayo at mahabang oras na mga pagtayo? So, malaking factor po doon kapag tayo ay lagi nakatayo, lagi pong kumbaga gumagana o tumitigas ang ating mga gastrocnemius o yung mga ating calf muscles. Alam niyo yung muscles sa likod ng legs na malaki. Mm-hmm. Yun po ang isa sa mga common na pwedeng sumasakit kasama po nung kanyang insertion or which is yung Achilles tendon niya doon sa ating paa. At very common po ito sa ating mga pasyente na lagi pong nakatayo at laging non-stop ang kanilang standing activities. Kung hindi naman po doon sa muscle at sa litid ng ating legs, no, ang susunod po nilang problema ay malaking factor sa kanilang paa ay may kinalaman naman either sa kanilang footwear or sa kanilang mga suot habang sila ay nagtatrabaho. At ang pinaka-common naman po sa paa na sumasakit ay yung talampakan. Parang feeling nila may naiipit doon sa kanilang pinaka-sole ng kanilang paa. At ang common po na nangyari doon ay yung litid sa ating paa, which is yung plantar fasciitis. No? Yun po ang usually common complaint sa ating mga ganito pong laging nakatayo. Pag matagal na natrabaho yan, Doctor, kasi may mga seafarers tayo at saka yung ibang mga naghahanap buhay na pagtayo, ano po, yung kanilang trabaho, matagal na pagtayo. Yun po ba ay sa matagal na panahon na pwedeng matolerate na lang nila yung mga sakit na yon? Actually, tulad po nung kahit anong problema sa muscle natin, no? Ito po mga ito ay mga overuse, no? Laging ulit-ulit kasing ginagamit. Majority, no, meron tayong nararamdaman na konting masakit, no, pero natitiis. Ang common naman na ginagawa, hindi lang ng Pilipino, but I think for everyone, matitiis naman eh. So, hindi na nila masyadong pinapansin. But, kung sila po ay nakakaramdam ng masakit at napapansin nila na lalo pa itong sumasakit dahil siguro meron silang posisyon na medyo inuulit na hindi gusto ng kanilang legs, no? Eh doon ito yung mga pagkakataon na mas sumasakit lalo yung mga problema sa legs at paa. So, kumbaga, naaabuso kaya siya mas pwedeng maging mas masakit. So, hindi po dapat na baliwalain yung mga masakit na yan. Opo, no? Tamang-tama po na dapat ang pinakauna natin gagawin pag napapansin ninyo may sumasakit dapat i-relax ninyo or ipapahinga ninyo ang inyong mga legs at paa pag lalo na't pagkatapos ng trabaho, no? Alam ko na
tayo po ay nagtatrabaho, di ba, tuloy-tuloy. Walang non-stop na 8 hours or 10, even 10, 12 hours a day. No? But meron din tayong ilang hours ng pagpapahinga. So, dapat yung natitirang oras ng ating araw, eh sana talaga maipahinga yung ating mga legs at paano para hindi siya sobrang naabuso. Paano po may papahinga yan? Ang pinakamaganda pong gagawin ay, number one, nagsistretch. No? May mga stretching po tayong pwedeng gawin, no, na sa paa. Actually, simple lang na parang kapag tinatry mong iabot ang inyong mga toes at sinestretch ito papunta sa iyo, malaking bagay na yung stretching. No, kasi it's a very effective way of controlling pain, lalo na kapag nasa-stretch yung mga muscle. Ang susunod na usually magandang gawin, no, instantly, ay kapag tayo po ay naglagay ng mga ice pack sa ating mga legs at sa ating mga paa. Malaking ginhawa po ang ice compress or cold compress sa ating mga muscle na naninikip, na very tight, very spastic, or parang mataas yung spasm or very matigas yung ating mga muscle, kasama yung paa, no, yung talampakan ng paa. Maganda po yun na ina-ice, no? Ang pangatlo na lagi kong sinasabi, no, eh mas maganda po kung ang ating posisyon habang nagpapahinga ay talagang nakahiga o naka-flat at walang weight na binibigay sa paa. Yun po yung, I think, tatlong bagay na mga pwedeng gawin na immediately that can help provide relief doon sa ating mga paa at legs. Dok, bakit ice? Bakit yellow ice compress at hindi hot compress? Okay, so yun, lagi pong tanong po yun, no? Ice or warm or cold po ba, no? Sa totoo din, for any acute or new onset or kumbaga kakasimula lang na pain, ang nangyayari po kasi doon ay yung ating muscle or yung mga litid nagkakaroon ng inflammation o yung pamamaga. At ang pinakamalaking tulong sa pagpipigil ng pamamaga at ng inflammation ay ang cold temperature. Kaya po for any new onset or acute problem, no, eh ice ang ating best friend. Dapat di po makalimutan na ice, no? And then yung mga warm compress, sila po ay nag-shift, tayo po ay dapat mag-shift to warm compress pag medyo matagalan na yung problema. Lalo na kung baga isang linggo nang masakit, no, at hindi pa rin nawawala yung swelling or pamamaga, warm compress na ang ating ginagawa. No, kasi iba naman ang kumbaga mekanismo kung paano niya natutulungan kapag warm. But para hindi makalimutan, ang instant na iisipin pag may masakit biglaan, ice, yellow, biglaan. So pang-maintain na lamang niya yung warm compress pag nagtatagal siya. Pag mas nagtagal na, no? But usually yon ay mga ilang araw makalipas, usually pa isang linggo na. Pero para hindi nakakalimutan ng mga pasyente ko, lagi sabihin, ice agad. Dali po matandaan yun. Gamot, Dok. Anong gamutan naman dyan? Ating mga friendly na mga NSAID or non-steroidal anti-inflammatory drug. Kasama doon yung mga ibuprofen, yung mga common na binibigay ay mga naproxen, diclofenac, at yung minsan yung iba nagbibigay na ng mga celecoxib. Sila yung mga grupo ng gamot na pwedeng inumin para makatulong doon sa pain. Kasama na rin doon yung mga paracetamol. Ang paracetamol ay hindi naman siya NSAID, but it is also a good pain reliever na effective din naman, although not as effective as your NSAIDs in trying to control these. But like I've mentioned previously, ang importante po sa pag-inom ng gamot, eh okay lang naman uminom ng paunti-unti. Pero pag napapansin na medyo, uy, nandyan pa din ilang araw na, kaysa sa kayo ay tuloy-tuluyang uminom ng gamot, itanong nyo na po ito sa inyong doktor para mag-guide kayo kung gano'n kayo pa tagal iinom ng gamot at safe pa ito sa inyo. No, kasi yung mga binanggit mo, doctor, pwedeng wala ng reseta na ang doktor yan, di po ba? Opo, yung iba po doon ay over-the-counter, no? Katulad po nung mga ibuprofen, lalo na yon, tsaka yung mga naproxen. Not even sa mga drugstore, but even yung mga smaller drugstores, meron na nun agad. Bakit po ayaw nyo ninyong nagtatagal na iniinom yan ng isa yung mga ganyang gamot? Yung mga ganitong gamot, hindi po ito maganda na iniinom na napakatagal kasi malaki po ang epekto ng mga gamot na ito sa ating mga kidney. Ang ating kidney sa kidney function ay nagkakaroon ng problema kapag masyadong matagal na iniinom itong mga to kasi yung function ay mas pumapangit.
So kaya kami po ay maingat na nagpapainom sa mga pasyente namin tuloy-tuloy na pain, lalo na sa mga gamot na ganito. Ano po ang pwedeng mangyari kung lumala yung mga sakit na yan? So kung itong mga ganitong litid na sumasakit ay lalong sumasakit, no? Ang pinaka-common po na kumagas consequence ay mahirapan silang ilakad, mahirapan iapak, to the point na kahit yung simpleng pagtayo ay masakit. Pag dumadating sa punto na iyon, doon natin pinaplano kung ano yung mga pwede natin gawin. But for majority of these problems nang galing sa pagtayo, ang napakalaking tulong po nito ay stretching. Kahit po tayo ay uuwi po itong mga ganitong problema sa isang form of therapy, no, physical therapy or may therapist na tutulong sa atin na doon sa mga stretching, because stretching is a very big and important part of this. At kapag nagkaroon tayo lalo ng problema, ay doon tayo minsan napapaisip na baka may kailangan tayo mga specialized pan-treatment, but ang kagandahan sa mga ganitong problema ay madali po ito makuha sa conservative treatment o mga therapy. So halos lahat, doctor, na mga sakit-sakit na yan sa katawan eh, kulang sa pag-i-ehersisyo o exercise. Opo, yung pag-i-exercise or strengthening naman ng ating portion na yon, ng ating kung ano man yung nagkakaproblema, malaking tulong po kung maganda ang condition ng muscle doon sa ating, kunyari sa legs, eh nakakabawas po ito ng pain. No? So, kasama po ito doon sa tinuturo or ginagawa sa isang therapist, no, or physical therapy. Aside from the stretching, tinuturo din nila yung mga ways kung paano palakasin yung ating mga muscle para mas, kumbaga, mas resistant tayo doon sa mga problema na dinudulot ng tuloy-tuloy na pagtrabaho. May mga operasyon po ba na ginagawa dyan sa mga hindi kaagad na-address na mga problema? So, ito po mga problema sa paa at sa mga legs, tatapatin ko po, medyo bihira po ang operahan, no? Lalo na yung mga laging nakatayo, just for the reason na masakit yung muscle or yung mga litid, dahil very, very responsive po sila sa mga treatment methods na hindi kailangan operahan. But, na-mention po ninyo kanina, kasama na lalo na yung mga pag tumatanda, lalo na kung laging nakatayo, bukod sa muscle kasi, nagkakaroon na rin ng ibang problema dun sa kanilang mga legs. At ang common po dun ay yung mga ugat. Yung ugat sa legs o yung mga daluyan ng dugo, lalo na kung mas may edad na yung mga pasyente natin. Kasama po dito sa mga may problema sa ugat, no? Yung kumbaga, yung pagbalik ng dugo galing sa legs papunta sa ating katawan, eh medyo hindi na naging ganun ka-effective. Kaya nga po nagkakaroon na nung yung ugat na medyo kitang-kita mo na, no? Common yun sa mga laging nakatayo. Kaya sila po yung mga kami ay nagre-refer sa ating mga vascular na doktor, no? Kasi sila po yung in a way baka pwedeng gawin para makatulong doon sa mga pamamaga ng mga ugat. Kasi magkakasama po yun, yung pamamaga, yung paglalaki ng ugat, nangyayari po yun. Tinatanggal yun, Doc, yung mga ugat na kitang-kita na? May factor po na iba tinatanggal kasi for cosmetic, ano. Pero may iba, lalo na kung may problema dun sa mga veins, no. Dun po ay meron silang mga ginagawang operasyon para makatulong na, para makabawas ba dun sa pamamanas. Kasi ang partner po ng mga malalaking vein, mapapansin ninyo dun sa mga nakatayo, ay namamanas din yung mga legs. So masakit pa rin yun? The mere fact na may mga lumalabas na mga ugat, di po ba? Opo. No, kapag lumalabas yung mga ganon, tayo po ay mas nagiging agresibo na mag-refer sa ating mga doktor na spesyalista sa ugat. Kasi yung mga pamamanas na iyan, isa po yung factor na nakaka-cause talaga ng pain. Aside from yung mga muscular problems na sinabi natin kanina. Sige nga, Dr. Ver, yung inyong paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga seafarer na palaging nakatayo sa kanilang pagtatrabaho. So sa ating mga seafarer na lagi po nakatayo sa inyong mga trabaho, ang pinakamaganda pong gagawin kapag kayo po ay may nararamdaman sa inyong mga legs, no, at mga paa, ay una, ipahinga. Pangalawa, lagyan ng yelo or i-ice para makatulong agad sa inflammasyon. At pwede nyo naman inuman ito ng paunti-unting gamot, no, na para makatulong sa sakit. Ang importante din ay sana matutunan ninyo na kung paano mag-stretch na mabuti ng mga ganitong legs para makabawas dun sa sakit. At ang hindi ko nabanggit kanina na very important din, na lalo na kung kayo ay laging nakatayo,
malaking factor po ang inyong sapatos. It's a very quick and easy fix, lalo na kung matagal kayong nakatayo, mas gusto po ng ating legs at paa ng ating mga sapatos ay komportable. Sa sapatos ko eh, kung papayagan kayo, maganda yung mga kumbaga rubber shoe. Kumbaga malambot yung cushioning doon sa ating mga paa. At malaking tulong po yun para maka-help relieve ng pain sa legs at paa. Hoy, lalo din sa walking, di ba? Yes, no? Yes. So, footwear is actually a very easy way to fix all of the foot and leg problems. Thank you very much, Dr. Ver. Maraming salamat po, Ma'am Susan. Ayan, si Dr. Mikhail Ver, mga kaibigan. Dr. Mikhail Ver, ang ating orthopedic surgeon. Muli, natulungan na naman tayo sa tanong ito ng ating seafarer kung paano nila maiiwasan, ano yung mga remedyo, lalo pat madalas sila o matagal na mga pagtayo ang kanilang ginagawa sa pagtatrabaho sa mga barko. At maging sa ating mga kababayan, ano man ang trabaho ninyo na kinakailangan ng matagalang tayuan, natulungan tayo ni Dr. Ver. Ito pa ang inyong Health Watch, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.